Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, paanong nangyaring nagkaroon ng lahing puti, itim, kayumanggi, at sila'y lahing Israel ayon kay Brother Alan Pamintuan. Nowadays, brethren in Christ, maraming mga theories, maraming mga katang-isip, or ang iba naman ay mga presumptions, brethren in Christ, kung paano po nagkaroon ng iba't ibang lahi. Yamang lahat tayo ay galing naman kay Adam at kay Eva, brethren in Christ. Now, let us read here, brethren in Christ, the original creation of God sa tao. Mababasa po natin sa Genesis 1:26 and 27, Tagalog ang Biblia. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Brethren in Christ, the Bible stated clearly na ang tao ay nilalang ayon sa wangis at larawan ng Diyos at wala pong pagtatalo riyan. Mga kapatid, and how the Lord did it, brethren in Christ, mababasa po natin sa Genesis 2:7, Tagalog ang Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So here, brethren in Christ, nakita naman po natin na nilalang si Adan galing po sa alabok ng lupa. Kaya alam nyo po sa pag-aaral ng science ay lahat po ng mga sabihin natin ng lupa, brethren in Christ, ay mayroon po yung tao or elements ng lupa, ay mayroon pong elements ang tao because galing nga po tayo sa alabok ng lupa, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, doon po tayo kinuha ng ating Panginoon. At ang wika pa nga sa ibang scripture, sa lupa tayo nagmula, sa lupa rin tayo babalik, mga kapatid. Now, the clarifying question is, why there were different skin complexion? Bakit may iba-ibang complexion yung ating mga balat? At tulad nga po ng katanungan, bakit po may itim, mayroong puti, mayroong pong kayumanggi? Ngayon, mga kapatid, let us go back to the history in the Bible. Sa panahon po noon kasi mayroon pong isang bansa, isang lingwahe, isang wika, isang bayan, brethren in Christ. At mababasa po natin ito sa Genesis 11:6-9, Tagalog ang Biblia. At sinabi ng Panginoon, narito sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasamulang gawin at ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halika kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na ano pat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya't ang pangalang tinawag ay Babel sapagkat doong ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So nakita nyo po mga kapatid, originally there was one nation, there was one language. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginulo ang kanilang wika at nag-scattered ang tao sa buong mundo. Kaya may napunta sa mainit na lugar, may napunta sa malamig na lugar, at mayroon naman pong napunta sa katamtaman lamang na lugar, mga kapatid. Now, let us continue.
Kaya nga po may binabanggit sa Revelation na may mga tribes, may mga nation, may mga language, brethren in Christ. At atin po itong mababasa sa Revelation 5:9, Tagalog ang Biblia, at sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So, since then, brethren in Christ, sa panahon po ng Babel, ay nagkaroon po mga kapatid ng angkan, bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, and bawat bansa. All over the world. Now, mga kapatid, mayroon pong theory, we could say theory, brethren in Christ, or sabihin natin ito ay isang pag-aaral na doon daw po nagsimula yung conflection ng bawat race nung sinumpa po ni Noah, mga kapatid, after the flood, si Shem at saka si Japheth. At mababasa po natin ito sa Genesis 9:26 hanggang 27, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya, purihin ang Panginoon ang Diyos ni Shem, at si Kanaan ay magiging alipin niya, pagpakapalin ng Diyos. Pakapalin ng Diyos si Japheth, at matira siya sa mga tulda ni Shem, at si Kanaan ay magiging alipin niya. So here, brethren in Christ, sinumpa, mga kapatid, si Shem, while Japheth ay hindi po. Subalit, ayon sa mga kapatid sa pag-aaral ng Biblical Theology of Race, Japheth means daw white and Ham means black or burnt. So dito daw po nagsimula ang race ng different conflection, brethren in Christ, dahil de-defined the word Japheth means white, and while Ham, brethren in Christ, ang ibig daw sabihin ay black or burnt or sunog, mga kapatid. So ano pa man ang mga theology, theory, or mga studies regarding sa race, of course, ang ating pa rin pong ultimate basis is the Bible. Now, another clarifying question. Does the season, climate, and environment have anything to do with racial confliction? I think so, brethren in Christ. Mayroon po itong kinalaman. Kasi halimbawa, mga kapatid, sa environment, mayroon pong lugar na malamig, mayroon pong lugar na mainit, mayroon pong lugar na katamtaman. Of course, sa lugar na malamig, most ng mga taong nakatira doon ay mapuputi. Sa lugar na mainit, mostly ng mga taong nakatira doon ay mga maiitim. At sa lugar na katamtaman, mostly, mga kapatid, ang mga taong nakatira dito ay mga kayumanggi. Kaya yun po, mga kapatid, at remember, sa bawat bansa, sa bawat bayan ay mayroon pong season. Other have winter, spring, summer, and autumn, brethren in Christ. At mayroon pong mga weather na nararanasan ang bawat bansa at bawat bayan. Mayroon pong ulan, mayroon taglamig, mayroon taginit, so on and so forth, brethren in Christ. Kaya itong weather, itong season, itong environment has something to do bakit nagkaroon ng iba't ibang confliction ang tao. Let us continue, brethren in Christ. Pinatunayan po ito sa Song of Solomon. Mababasa po natin sa 1:5-6, Tagalog ang Biblia. Ako'y maitim, ngunit kahali-hali na, o kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tolda sa Sidar, gaya ng mga tabing ni Solomon. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi sapagkat sinunog ako ng araw. Let me repeat. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan, ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan. Nakita niyo po, mga kapatid, ito po ay sabihin natin ito po ay
tumutukoy kasi ito po ay prophetic word sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, na huwag raw po ang wika natin siyang tingnan sapagkat siya ay kayumanggi sapagkat sinunog siya ng araw. So, mga kapatid, yung ating kulay, it depends nga po sa environment kung saan tayo na-brought up. Kung tayo ay na-brought up sa mga malamig na lugar, yung mga nagyayelo, may mga snow, of course, mapuputi tayo. Kung tayo ay na-brought up, mga kapatid, tulad sa Arabia, mainit. Sa Africa, sobra talagang ang init. Ang mga tao ay halos maiitim. Pero sa mga nasa Asia, brethren in Christ, is katamtaman lamang po, kaya tayo ay tinatawag na mga kayumanggi. Kaya mga kapatid, biblically speaking, dahil ang tao noon ay nag-scattered sa buong mundo, depende sa kanilang napuntahan, kaya na-raise up yung iba't ibang kulay base sa environment. Mainit, malamig o katamtaman, kaya mayroon pong maitim, maputi at kayumanggi, mga kapatid. That's why our answer is environment have something to do with racial conflection. Let me repeat, environment have something to do with racial conflection, brethren in Christ. And I hope that I answered the question, paanong nangyari nagkaroon ng lahing puti, itim, kayumanggi at sila'y lahing Israel? Ayon kay Brother Alan Pamintuan, our answer is environment have something to do with racial conflection, brethren in Christ. Lahat naman tayo galing kay Adam, kaya tayo nagkaiba-iba, mga kapatid ng kulay, dahil nagkaiba-iba tayo ng lugar na napuntahan. Depende sa environment kung ito ay malamig na lugar, mainit na lugar o katamtaman lamang ang lugar, mga kapatid. At kung tayo po ay may mga follow-up question, clarifying question or any question, mga kapatid, don't hesitate to comment your question. Para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan ano man ang inyong maaring maging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, thank you for watching and may God bless us all.